medyo may pagsubok na pagdadaanan kayo ngayong March, guys. So, medyo maging handa kayo. Medyo mas marami yung negative energy sa inyo, Scorpio. So, medyo mag-ingat kayo kasi may mga pagsubok na dadating sa inyo. Magpapaiyak sa inyo. Magpapasakit ng ulo nyo. For some of you, pwedeng mabiktima kayo ng pang-aahas, no? Yun talaga yung nakikita natin, guys. Kahit kanina pa, parang may mag-aahas sa inyo, may magta-trader sa inyo, sa pera. Pag sa pera, guys, pwedeng mga kaibigan nyo or kamag-anak nyo na or kahit hindi nyo kamag-anak, kakilala ganyan. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is March 16 to 31, mid-March kapalaran mga ka-Pixie, mid-month kapalaran. Para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination lang positive and negative energy. Unahin natin to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga ka-Pixie. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. We have resilience. Meron tayong mystery. And meron din tayong meander, mga ka-Pixie, or meander. Sorry guys, hindi ko alam kung paano pronounce. So, napakaganda ng mga messages para sa inyo, guys. Unahin natin itong resilience. Ito yung pagiging adaptable nyo to changes, mga ka-Pixie. Ibig sabihin nito, madali kayong makasurvive sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Adaptable kayo to changes. Madali kayong mag-accept, no? Or kumbaga, accept nyo, tanggapin nyo ng maluwag sa kalooban nyo yung nangyayari sa inyo, because the more na mas madali kayong mag-accept, mga ka-Pixie, the more din na mas madali kayong naka-adapt, naka-survive, guys. Okay? So, yeah. And ito yung pagbangon din, no, guys? Recovery din ito. Guys, so adaptable sa changes and recovery din sa mga magagandang pagbabago na idudulot sa inyo ni Universe, mga ka-Pixie. Alright? And for some of you guys, maaaring nakaka-experience kayo nitong mga mystery or parang spiritual awakening, no? Na parang feeling nyo mysterious, feeling nyo kakaiba, feeling nyo out of the norm, ganyan. And that is because yung iba sa inyo, maaaring lahat tayo guys ay spiritual beings in a human form. And some of us, malakas yung mga spiritual senses. Kaya parang we find some things na parang mysterious, hindi ordinary, ganyan. And okay lang yun, mga ka-Pixie. I mean, there's nothing to be afraid of. Pero kung gusto nyong i-explore yung ganyang klaseng larangan or explore nyo yung mga kaalaman tungkol dyan, pwedeng-pwede, mga ka-Pixie. Maghanap lang kayo ng mga tao na gagabay, magme-mentor sa inyo. And kung gusto nyo naman deadmahin, pwede rin, guys. No? Pwede nyo rin deadmahin and just focus on your, you know, human form, mga ka-Pixie. It's your life, so karapatan nyo yan na mag-desisyon kung ano yung tingin nyo na makabuti para sa inyo, mga ka-Pixie. Okay? And then we have this meander or meander. Sorry, again guys, hindi ko alam kung paano i-pronounce. But ito guys, take things slow. Huwag tayo masyado magmadali, no? Sa buhay natin, enjoy natin kung ano yung nangyayari sa atin, enjoy natin yung araw-araw na nagaganap. Ito, life is just a journey. Life is a journey. And kung tutuusin guys, napakabilis ng ano, no, ng panahon. Parang kailan lang, elementary pa lang ako, tapos ngayon pwedeng-pwede na ako magkapo. I mean, yung mga ganun, mga ka-Pixie, di ba? So, I'm sure yung iba sa inyo nakaka-relate din. Tapos parang tatanungin nyo na lang, anong nangyari? Anong nangyari? Bakit tapos na, di ba? Bakit tapos na yung ganung season ko, di ba? So, ganun lang talaga, guys. So, make sure na magtanim tayo ng mga magagandang memories na pwede nating balik-balikan kapag tayo ay nagka-edad na, para, alam nyo yun, enjoy-enjoy lang tayo. Enjoy natin yung hiram na buhay.
natin sa mundong ito, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages niyan, mga kapiksi. So, tingnan natin, Scorpio, yung mga ganap sa buhay nyo. Gamit itong deck na to. Shuffle ko muna to guys. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong magpayaman. Ngayon 2024 mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong buwan ng March, no, until March 31, magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda talaga niyan guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys mga specific na gusto niyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So Scorpio guys, kayo ay nirepresent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy. Ito mga kapiksi, unang-una sa pera. Actually, sa pera and sa relationship, no? Medyo mag-ingat kayo, guys, kasi napapaligiran. Merong energy na manloloko dito. Betrayer, ganyan. Traitor, in short, sa Tagalog. Sa kaperahan, parang sinasabi dito na maghunos dili kayo, no? Sa paglalabas ng pera. Kahit ito, pwedeng investment ito, guys, kasi baka alukin kayo ng negosyo nito. Pero yung investment na yon parang scam pala or fraud, so mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera. Ganon din sa relationship guys, no, kasi parang if merong parang ill intent, hindi naman sa ill, sabihin na natin ganon. Pero hindi pure yung intention nito pagdating sa love and relationship. So, pwedeng meron siyang history na manluloko siya. Pwedeng meron na rin guys, no, sa relationship na mga fraud, yung mga scam na nakikilala online. Tapos pinaperahan lang pala. Tapos yung iba, nababasa ko lang naman guys sa comment section, no, parang gumagawa sila ng maraming account. Tapos pinapasagot nila yung mga nililigawan nila, tapos hinuhut-hutan nila ng pera, mga kapiksi, kapag na-fall na sa kanila. So, mag-ingat kayo sa ganun guys, especially kung hindi nyo pa talaga kilalang lubusan yung tao, kasi baka akala nyo, karelasyon nyo pala, yung pala, hinuhut-hutan lang kayo ng pera, mga kapiksi. So, yeah, grabe, no? Pati relasyon, pati dating, ginawa ng scam, grabe talaga. Okay, alright. So, medyo sasakit yung ulo nyo dyan, mga kapiksi, medyo magpapasakit sa'yo ng ulo yan, guys. Alright? Pero dun naman, guys, sa mga meron talagang totoong karelasyon. So, let's say, for example, meron ka talagang totoong karelasyon, mga kapiksi, hindi ka sa online dating, nakita naman natin na very blessed naman kayo sa relationship nyo with your partner o specific person. Actually, parang feeling ko nagkaroon kayo ng pag-aaway nitong person na to, pero nakapag-reconcile kayo and magtutuloy-tuloy pa naman yung harmonious na relationship nyo with this person. So, ito ay applicable dun sa mga kapiksi na talagang true, kilala talaga nila yung karelasyon nila or yung mga matagal na sa relasyon, no? Talagang nakikita natin na very harmonious, very blessed yung relationship nyo, mga kapiksi. So, iyan, i-mind-mind nyo yan guys sa comment section, mind harmonious relationship, mind blessing sa relasyon. So, nakikita natin yung relationship nyo, yung binibless guys ngayong March 16 to 31. So, tingnan pa natin mga kapiksi.
medyo may pagsubok na pagdadaanan kayo ngayong March, guys. So, medyo maging handa kayo. Medyo mas marami yung negative energy sa inyo, Scorpio. So, medyo mag-ingat kayo kasi may mga pagsubok na dadating sa inyo, magpapaiyak sa inyo, magpapasakit ng ulo nyo. For some of you, pwedeng mabiktima kayo ng pang-aahas, no? Yun talaga yung nakikita natin, guys, kahit kanina pa. Parang may mag-aahas sa inyo, may magta-trader sa inyo, sa pera. Pag sa pera, guys, pwedeng mga kaibigan nyo or kamag-anak nyo na or kahit hindi nyo kamag-anak, kakilala ganyan, na parang uutangan kayo tapos nahirapan kayong singilin, pwedeng takbuhan pa kayo nito. Pati ngayon sinasabi ko sa inyo sa investment kasi parang baka parang nagpo-propose ng business ito tapos pag nakuha na yung puhunan mo ganyan bigla kang tatakbuhan or sa lupa, something na may kinalaman sa lupa, mga kapiksi. Kaya pag bibili kayo ng mga properties, guys, make sure na chine-check nyo pati yung firm na pinagbibili nyo, mga kapiksi, para sigurado na hindi kayo naluloko, hindi kayo nai-scam, mga kapiksi. Mas mabuti na yun na nasa legit yung inyong kausap, mga kapiksi, para again, safe lang, para dun lang sa safe, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa mga messages na to, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, no? Pakinggan nyo para talagang maging ma-okay yung inyong kabuhayan. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.